Grabe, tigas. What's up mga kasula, no? So ayan mga kasula, sa episode to ngayon mga kasula, magtanim tayo ng rambutan mga kasula. So itong rambutan na to mga kasula ay maharlika. So maganda siya mga kasula kasi yung buto niya ay yung laman niya naman. Hindi dumidikit sa buto mga kasula. Tingnan niyo mga kasula. Ayan o. Iwalay siya mga kasula sa buto niya, yung laman niya. Yan mga kasula. Tawag ito maharlika. So ginawa ko mga kasula, yung mga buto, iniipon ko lang mga kasula, tapos nilagay ko sa mga paso na maliit. Lagyan lang ng butas. Hindi kaya yung ano, yung buti ng ano, 1 liter na 1.5 na Coca-Cola or ano, basta yung mga buti-buti nila, yung plastic. Ginawa ko nun, naipon-ipon ko lang kasi yung bunong ito nandun sa amo ko sa ano, sa Trapper Santa Catalina. Yung maganda yung ano niya, maharlika, hindi naminikit ngayon. So iniipon ko lang, kada kain ko iniipon ko yung buto. Saka malaking tulong na rin ito mga kasula sa mga sa kalikasan mga kasula kasi alam naman dagdag oxygen na ito. At tapos yung bunga niya mga kasula, mapakinabangan nyo din, hindi yung basa-basa lang nakatanim na matagal mo pa makapakinabangan ito, mapakinabangan mo mga kasula. So nandito siya mga kasula, yan bali isang taon na ito mga kasula kasi yung nakaraang taon yung tag-ulan, yun nga nagsimula ako mag-seedlings. Tapos bumili ako ng ano, yung seedlings bag. Yan, mura lang ito mga kasula, ang size nito 2x2. Tapos ano siya, yung presyo nito 100 piraso, bali nasa 25 pesos lang siya mga kasula. Ewan ko lang ngayon kasi pandemic, siguro nagmahalan man yung mga ganito kasi yung mga tao nagtanim-tanim na rin mga kasula. So meron din tayo dito mga kasula. Ito yung ginawa ko sa ano, Coca-Cola na buti. So nilagyan ko lang din siya ng butas to sa ilalim mga kasula para yung ugat niya lalabas dyan. Tapos pag biniligan mo ng tubig, aagos lang yung ano dyan, tubig sa ano, butas. So bala ito mga kasula, yan, good for tanim na ito mga kasula. Kasi yung dahon niya, sobrang dami na. Kailangan magtanim mga kasula ng mga prutas, yung mga dahon nasa 5 na. Eh sobrang na eh. Pwede na ito mga kasula. Saka yung pag nagpapabuhay kayo ng mga seedlings, huwag nyong ilagay sa may ano yun, yung may lupa. Yung lagay nyo lang yung siminto, tapos lagi nyong didiligan mga kasula para... Kasi pag lupa nilagay ng mga kasula, kasi isang taon mo yan bago itanim, didikit na yun doon sa, ano, sa lupa, yung mga ugat niya. So pag bunot mo, maputol yung ugat niya, tapos ilipat mo, mamatay. Lalo na pag mainitan. So yan, diskarte ko mga kasula, nilagay ko sa ano, yung siminto. Medyo marami yan sila, nasa, ayan, mahigit 5,000 na ano yan. Bali, mga buto lang nito, kinakain ko lang, tapos niipon yung mga buto. Lahat ng mga prosa mga kasula, iniipon-ipon ko lang yan, tapos yung buto, may pabuhay ko, nilagay ko lang sa mga paso-paso. Yan, pag mga plastic, bunin na rin yan. Yung kinilagay mga kasula, para mabuhay. Kasi nanghinayan ko sa mga lupa yung mga lupa na walang mga tanim. Kahit hindi sa akin mga kasula, taniman ko yan. Magpapaalam ko lang sa may-ari ng lupa, masaya pa yan. Nakakatulong pa yan sa kanya. Yung mga lupa na ano, kita mo lang walang mga tanim, tapos nasa mga bundok-bundok na. Tapos malamig yung klima. Maganda yung mga prutas. Yung ano, lansunis sa pakarambutan. Durian. Lahat ng mga prutas mga kasula, basta pwede matanim. Kasi wala naman akong ginagawa. Balay yan lang ang libangan ko mga kasula, no? So, halos araw-araw ako nagtatanim mga kasula.
saging, balinghoy, gabi, kamuti, ubi, mga prutas, tanim, mga gulay-gulay, mga kasula, mayroon din. So ngayon, gagawin ko dyan, magtatanim muna ako, Diyos. Bago tayo sabak doon sa ano, taniman, manguha tayo ng ano mamaya, balinghoy, kamuting kahoy. Kasi yan ang gawin nating pananghalian. Wala tayong bigas, mga kasula. Hindi tayo nakabinta ng saging para makabili ng bigas. So, kainin mo ito, mga kasula. Tara, kain tayo, mga kasula. Yan, kaya dyan, pag bumibili kayo ng mga prutas, tapos may mga buto-buto kayo, lalo na dyan sa mahilig mag-ano, mag-travel-travel, yung mga ano, tawag nito, may mga club, pupunta ng isang lugar, tapos marami kayo, dapat, ito yung pinag-isipan nyo, pupunta kayo sa isang lugar, tapos magpahinga kayo, halimbawa, dala lang kayo ng mga ano, tiglimang ganito, limang piraso na pantanim, tapos may sasakyan kayo, halimbawa, may kutsi kayo dyan, tapos, nabihay kayo ng malayo, tapos, magpahinga kayo. Yung maganda yung may lupa dyan. Kahit ni sa inyo, kahit di kayo nagpaalam, taniman nyo, mga kasula. Malaking tulong na yan. Kasi pag nakita ng ano yan, may ari ng lupa, makita niya, may durian dito ng buhay ah. Akala niya na buhay, pero tiyanin pala yun. Dapat yan ang maisipan nyo, mga grupo dyan sa mga ano, may mga club-club. Kahit yan lang yung ano, nagka-travel. Kaya, kung ako sa inyo, mga kasula, kung bibili kayo ng prutas, yung mga buto nga, bali, ilagay nyo lang sa paso, tapos, hindi nyo naman yung trabaho na ano, mag-araw-araw talaga gawin. Yun lang, pag nabili kayo ng prutas, tapos parang sayang eh. Ilagay nyo lang sa ano, sa gilid dyan, tapos, didiligan lang yan. Tapos pagdating ng tang-ulan, tapos matyamba na pupunta kayo ng, may pupunta kayo ng malayo na lugar. Tapos diba, tayo naman mga kasula, pag nagbiyahe, nakapagod din. So, pahinga tayo sa mga malamig, ng mga malilim na lugar. So, makita niyo mga kasula, diba, na yung mga lupa doon. So, magdadala kayo ng ano mga kasula, oh. Mga ganito lang, oh. Kaya tigdalawa, rambutan yan. Tanim nyo doon sa pinagpahingaan nyo sa mga malilim na lugar, mga kasula, kasi malamig yan. Malang araw, makadaan ka ulit dyan. After 10 years. Siguro. Uy, tanim ko to ah. Namumunga na. So mamaya, mga kasula, no, munga tayo ng balinghoy. Tapos, lagayin natin bago tayo punta sa taniman ng rambutan. Bale, yun yung pupuntahan ko ng mga kasula. May mga tanim na yun na mga lansunis. Medyo, hindi pa naman gaano malaki. Mga ganito, pakalaki sila mga kasula kasi mahirap. Matagal pala lumaki yung lansunis. Isang taon na yun na tanim ko dun sa ano. Pinagtaniman ko ng saging. Kasi una, tinanim ko saging. Tapos, pinagitna ako. Mga prutas. Sayang eh. Sayang yung lugar na walang tanim. Isipin mo sana, dapat may prutas to para, di ba, pag nagagala ka, pag dumadaan ka dyan, may makita kang bunga. Uy, sarap pitasin nito ah. Pwede to. Ganoon sa probinsya, mga kasula. Dati nga, tinatawag nila nga, mga bata, pag nag-aaral, nasabihan, ano, pumasok ka ba o namayabas lang? Kasi yun yung ano eh. Yung mga bata dati. Ngayon, kahit ako mga kasula na napagdaanan ko yan mga kasula. Di pasok sa eskwela tapos nanghuwalan pala ng bayabas. So wala tayong kasama mga kasula. Ako lang din mag-isa mga kasula dito no. Kasi yung Dumugo Brothers may ginagawa sila. Kanina, may nagpaparabis kanila ng ano eh. Saging yung kapitbahay namin mga kasula. Binabayaran sila nun. Sila taga-harvest minsan. Nakat sila ng niyog.
Yung niyog, pag-akyat naman ka sa ula. Makyat ka, tapos kumuha ka ng bunga. Magkuha ka ng isang piraso. Piso yun, pagdating sa baba. Bibiyakin na pata yun. Bibiyakin naman yun, tapos lugitin mga kasula. Tapos binta yung kupra. Yung bayad mo, yung lang, yung tigpiso yung isang piraso lang, akyatin mo ba, tapos biyak. Tapos tanggalin yung laman. Yun lang bayad na, piso isa. Eh, pag malawak naman ang ano, yung niyugan, na mapalaki-laki sila ng ano, income, kita. Diyan, mamabot sila ng ano, 4 na araw, maka 2,000 sila. Bawat isa. Kasi marami ni niyugan din sa amin mga kasulay. Laro na yung ano, pamilyang lak, paborito sa amin. Bumibili kasi sila ng kupras, kupra. Si Rusty Kulak pa mga kasula. Yan tagabila sa amin dito eh. Malawak din niyo ganyan. Dito sa ano. Yung location niya mga kasula nasa ano lang. Barangay Alangilan, Santa Catalina, Negros Oriental. Yung binta niya ano. Rusty Kulak pa mga kasula no. Yan. Tapos na rin tayo kumain ng lansunis mga kanasunis, rambutan. Manguhan tayo ng blenghoy ng mga kasula. So yan mga kasula, punta natin sa may balinghiyan. Yan, grabe init oh. So may dala tayong sako, lagyan tayo ng balinghoy mga kasula. So yung ano ko mga kasula, yung huli ko sa ilog, yung mga kasili, yung isang tabang mga kasula. Ito, pinaksiw ko lang siya mga kasula, tapos binilad. Ito naman mga kasula, nung nahuli nung namana ako nung araw. Yan, bali, lagay ko ng asin, tapos pagbilad yung mga kasula, nilagyan ko ng konting asukal para hindi tirahin ng langaw. So yan mga kasula, masarap ito mga kasula ihawin. Ito ulam natin namaya mga kasula, para sa balinghoy. So bumuha muna tayo ng balinghoy mga kasula. Ayan mga kasula, dito tayo sa area ng ano, balinghoy yan. Yan, tanim ko yan mga kasula. Dito yung mga bagong tanim natin mga kasula, yung mga saging. Yan, bagong tanim yan, yung nakarang araw, ang tapos mo. So bumuha muna tayo ng balinghoy mga kasula. Mga kasula, nakadari na tayo ng balinghoy. Yan, isang puno lang yan. So tamang-tama lang yan mga kasula, kasi pag di natin masyadong marami yan, di natin maubos. So uwi muna ako sa bahay, barata natin natin mga kasula. Yan mga kasula, dito lang tayo sa bahay mga kasula no. So ito na yung balinghoy natin mga kasula. Bali, balata natin siya mga kasula at hugasan. Dito natin siya ilagay mga kasula sa kaldero. Yan, maliit lang yung kaldero natin mga kasula no. So bali yung sabaw niya mga kasula, sabunan siya ng kalahating tubig na sa baso, kalahating tubig lang dito para yung balinghoy hindi siya ano, masyadong malata na yung maduro masyado yung pagluluto. So magbalat muna ako mga kasula. Thank you.
makasulat tapos tayo magbarat ng balinghoy. Sulit na sa kaliro makasulat. Yan, may sabaw na yan. Isasalang na natin dun sa apoy. Nakasiga na tayo mga kasula. Kasula. Maluto na yan. So, manguna tayo ng seedlings. Pwede natin yan, iwan yan. Wala nang makadisturbo yan. Para mamaya mga kasula, pagkatapos na yung muna tayo ng seedlings, mapahinga tayo tapos kain tayo yan ng balangoy. So, mananim muna tayo mga kasula. Dahil nag-alaga pa tayo ng balinghoy. So, dito tayo sa seedlings mga kasula. Yan. Inakot ko pa ito galing sa ano, sa siyudad ng Santa Catarina. So, malay-lay ang binabiyahe nito makasula. Nasa, namasaya pa ako ng 200 papunta rito. So, pinaparelax ko siya ng 2 linggo makasula para yung ugat niya. Yan. Ay, may lumalabas na ng puti. Maganda na yung presko na yung dahon niya. Hindi siya ano. Ay, may lumalabas na ng makasula. So, nakarelax na siya. Tanim natin siya mga kasula. So, dito na siya nilagay. Ayan. Para paghakot. So, ito yung pang ano natin, pang bungkal. Yung bunlay. So, ilagay ko mo ito sa ano mga kasula. Sa planggana at hakotin natin yun. So, yung mga kasula, nalagay natin sa ano, sa planggana. So, hakotin natin yun no, para itanim natin mga kasula. So, tara mga kasula. Kasula, dito tayo sa area ng pagtataniman ng rambutan mga kasula. So ito na yung rambutan natin mga kasula. So balay tanim siya natin sa ano mga kasula sa ilalim ng saging. Yan, pagitna natin yung iba. So yung iba mga kasula kahapon, nagkatanim na ako dyan kahapon. So hindi na ako nakapag-vlog kahapon ng mga kasula kasi tumira ako. Wala ng araw. So ngayon mga kasula, init mga kasula. Oh. Alas 12 ng ano, tanghali. So kahit na mainit mga kasula, kaya naman. Kasi medyo malabo-labo yung panahon. Dito rin yung alaga ko makasula, tatlo. Chak! La! Tir! Tala! Shhh! Hinahanap lang yung bayawak mga kasula. May mga bayawak kasi dito eh. Pag may bayawak, yari talaga. Tulungan nyo ako makasula, tara! Mga kasula, natanim ko na yung isang labador natin mga kasula. So marami pa doon. Uwi muna tayo sa bahay mga kasula, kain tayo ng ano, balinghoy kasi gutom na. Malapit na yung alas 2, so lapit tayo yung tanghalian. Yung dalawa kong aso, masama pa rin, iwan kami ni ano, Tala. Tir, ang Tala Tir? Iwan. Mga kasula, dito lang tayo sa bahay mga kasula. No? So yung balinghoy natin, luto na. Yan mga kasula. Iniwan ko lang kaya nasunog. So, nagsalang tayo ng mantika mga kasula kasi magprito tayo ng
kasili. Yung binilad na kasili mga kasulat, saka yung tugkod. So, rutuin ko lang ito mga kasulat. Mamaya, kain tayo ng balenghoy. Medyo gutom na. So, yan mga kasulat. Luto na yung ulam natin. Yung binilad na kasili. So, ito yung balenghoy. Oh, luto na rin mga kasulat. Kain tayo mga kasulat. So, sawa natin. Suka. Kasili. Low. Low na. Oi.
Ayan, mga kasula, no? So tapos tayo kumain, mga kasula. Yung mga alaga natin, busog na rin, mga kasula, no? So busita lang, mga kasula. Ayan, ter, busog ka na, ter? Si Jackie, nandun sa ilog, nililigo, nainita na tayo kasi busog dyan sa balinghoy. So wala tayong bigas, mga kasula. Balinghoy lang muna yung kanin natin. So ayan, solve naman yung pananghalian natin. So maya maya, mga kasula, dahil tapos tayo kumain, mga kasula, no, magpapahinga lang tayo ng saglit. So magtanim na naman tayo ng rambutan, mga kasula, no. So hanggang dito lang putulin ko itong video, mga kasula, kasi medyo mahaba-haba na, mga kasula. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta, mga kasula, no. So yan, mga kasula, huwag niyong kalimutan, kung bago ka lang sa akin channel, huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at pakiclick na rin ng bell dito, mga kasula, sa gilid. I-all nyo para updated kayo sa aking mga bagong video. At don't forget to share na rin, mga kasula, no. So, sa mga, alam nyo na, share-share, pakishare na mga video ko, mga kasula. So maraming salamat. At ngamito lang tayo, mga kasula. Tala, babay na, tala. Tala. Tir. Babay na, tir. Tir. Ayaw. Sa mga kasula, babay na, mga kasula.